Magandang araw sa inyo mga bro, bali ngayong araw, i-share ko lang sa inyo. Kasi kahapon mga bro, dumating na yung order natin galing kay Lazada, yung wireless remote na AB, yung one channel na remote mga bro. So ito yun. So bago natin ikabit ito sa motor. Excuse me. Bago natin ikabit sa motor, itatry muna natin kung gumagana ba siya na maayos. Kasi baka defective, baka sira. So yan mga bro, bago natin umpisahan, so Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon is nakasulat sa 1 Timoteo 2:4. Ang sabi dito mga bro, na siyang may ibig ng Diyos. Diyos ah, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So napakagandang talata mga bro. Kung ang Diyos ang tatanungin natin, lahat ng tao, walang pinipili, lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Yan. Bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga panibagong videos na upload na natin. So, so ito ni mga bro, subuksan natin. Baka may magtanong sa inyo kung magkano to. Ayan o. Saan na ba? Mga bro, 215. Bali, nasa 180 lang siya. Kaso, yung shipping fee, kaya naging 200. Ayan. So, tatry natin ito mga bro. Bali, i-check natin yung lahat ng mga function niya. Kasi, pag kinabit natin to sa motor, hindi naman pala gumagana. Sayang lang. Kaya, ngayon, ituturo ko sa inyo mga bro kung paano siya gamitin at kung paano siya gumagana. Kung napanood nyo yung vlog natin na kung paano gumagana yung normally closed at saka yung normally open, so dito may apply natin to. Kasi one channel lang to eh. Meron itong normally closed saka normally open. Nasa sa atin na lang kung alin yung gustong gamitin natin. So mamaya makikita nyo. Ito siya mga bro. Yung maganda pakabalot niya. Ito yung tinatawag nilang AV remote mga bro. True ito ay one channel, keyless switch. So ito yan. So ito yung ating remote. Yan. Maganda pakabalot nila oh. Naka-box pa talaga dalawa. Yan ito dapat. Ito yan mga bro. Pipwede natin itong gamitin kill switch. Pipwede rin quick start. Starter. Pipwede rin. Tapos ito yung control mga bro. Yung relay. Ito yun. Naka-box pa siya oh. Ganda. So buksan natin. Ayan. Ito yan mga bro. Ito lang ang laman niya, kunting-kunti. So ngayon, itatry natin ito kung paano siya paganahin at kung paano yung function niya. So samahan niya ako, umpisa na natin. Kuha lang tayo ng wire mga bro. Para mas maintindihan nyo at mas makita nyo kung paano siya gumagana mga bro. Kuha lang tayong wire. Ngayon mga bro, nakakuha na tayo ng wire. So lagyan muna natin. So unahin natin itong B minus. Yan, lagyan natin ng wire muna. Para lang makita nyo mga bro yung function niya. Yan. Sunod natin yung B plus. Kuha tayo ng ibang kulay. Wala na eh. Wala nang color-color mga bro. So ito tayo. Kulay dilaw. Dito mga wire. Yan. Sunod natin itong normally open. So, normally open. Sunod natin yung common. Sunod natin yon normally close mga bro. So yan mga bro, kung nakita nyo, okay na, nalagyan na natin ng wire. So meron tayong B plus, ay B minus, ito yung negative. Meron tayong B plus, ito yung positive. Normally open, common, tsaka normally close. Ngayon mga bro, ang gagawin natin dyan, kasi ang operating voltage nito ay, ayan o, kung nakita nyo, 10 ampere siya, so 12 volts. So 12 volts ito mga bro. Kaya kailangan natin ng battery na 12 volts. Ngayon, kung wala naman kayong battery,
kahit anong DC volts, basta 12 volts. Kagaya nito mga bro, meron ako dito, ayan, charger. So ito yung gagamitin natin. Sasaksak ko lang ito mga bro ha, 12 volts to. Ayan. Ngayon mga bro, ang gagawin natin dito, itong B plus saka yung common, so tatry natin pagsamahin yan. Papagsamahin natin yan kasi common naman to eh. Yan yung may supply. Tapos ilagay natin to sa B plus saka yung common, ilagay natin sa positive. So ilalagay natin sa positive yan. Napapagsamahin natin itong dalawa. Pagsamahin natin yan. Tapos ilagay natin sa positive. Yan. So ito yung positive, kulay red. Pwede kayo mag-check nito mga bro sa battery kung wala naman kayong kagaya nito, charger. Yan. So ilagay natin sa positive to. Parang malabo video ko, siraan ng cellphone ko mga bro ay. Kailangan ko na yatang bumili. Crack na kasi. Yan. Tapos mga bro, itong B minus, ilalagay natin yan sa negative. Negative. Ito yung negative. So, ganito lang mga bro ang pag-check nito ha, para pag kinabit natin sa motor, so walang problema. Oops. Parang malayo. Malayo yata. Dito natin. Para malapit. So, ayan. So, malapit. Kung nakikita nyo mga bro, ayan. Ulitin ko lang ha. Yung B plus sa negative, ay yung B minus sa negative, yung B plus sa positive, tapos yung common, pinagsama ko siya, kinabit ko sa positive. Ngayon mga bro, yung normally open, nagkakaroon lang ng supply yan pag pinindot natin itong remote. Ayan. Itong normally close, sigurado, kahit hindi pa natin pinipindot ito, mayroon ng supply yan. So, papatunayan ko sa inyo yan. Kung lang tayo ng test light. So, yun mga bro, mayroon tayong test light dito. So, itong clip ng test light, ilalagay natin sa negative. Kasi positive yung common natin, di ba? Kung nakita nyo yung common natin is positive siya, nakatap siya sa B+. So, ikakabit natin to sa negative. So, ikabit natin sa negative. Ito yan. Yun, magdikit-dikit to eh. So, yan. So, yun mga bro. Ngayon, itatry natin i-test yung NC mga bro. Yung NC, sigurado mayroon yan dapat. Mayroon supply yan. Kasi nga, normally close siya, diba? Ibig sabihin ng normally close, yung common, naku, ang labo ng camera. Hindi kita. Sinsya na mga bro. Yung common, tsaka yung NC, magkadikit yan, normally close. So, itatry natin. So, ayan mga bro, kung nakita nyo, yung test light natin, may ilaw. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kung napanood nyo yung vlog natin, ano yung function ng normally close. Close nga sila eh. Ibig sabihin, yung circuit nila close. Kaya mayroon supply yung NC. Yung NO, wala yan. Yan. Wala, diba? Ngayon, dyan natin mapapagana yung remote kung gumagana. Diba? Wala siya. So, ito yung remote natin. Pipindutin natin yung A, kailangan gagana siya. So, ayan. Mayroon mga bro. Kita nyo? Yan. Ganun lang mga bro. Pag pinindot natin yung A, sumayroon siya. Sa A, wala siya. Yung ibang ganito mga bro, AV remote, yung ibang ganito, dito rin siya pinapatay. Pero ito iba, sa B siya. Yan. B, pip. Yan, patay. A, buhay. B, patay. Ngayon mga bro, yung normally close, mayroon yan, gagana din yan. Ayan. Op, may ilaw, diba? Pag pinindot natin sa A, patay. So, baliktaran sila. Sa B, buhay. Sa A, patay. Ayan. So, ganoon lang mga bro, kasimple. Yung function ng remote, kung paano siya gumagana. Ayan, o. Oh. Yung normally open, ayan. Ayan, buhay. Bali mga bro, yung common na yan, balik-balik lang yung trigger niyan. Kung nakakita kayo ng 3-way switch, ganun ang function niya. Single pole, double throw. Yung common, balik-balik lang siya dyan. NC, NO, NC, NE. So, ganun yan. Ulitin ko lang. Yung normally open natin, so ito yan. Wala yan, di bang ilaw? Walang ilaw. So, pag pinindot natin to, yung A,
magkakaroon siya. Sa A, wala siya pang Q, di ba? Pero pag sa B, patay siya. Yan. Pag sa A, buhay. B, patay. Sa normally close naman, meron na siya agad. Kahit hindi mo pinipindot. Pero pag gusto mong patayin, ay pag pinindot mo sa A, patay yan. Buhay. Patay. Buhay. So, ganun mga bro. Ngayon mga bro, tuturuan ko naman kayo kung paano baguhin yung function niya. Kasi kung nakita nyo, yung A, buhay, di ba? Patay. Kita nyo ito, umiilaw mga bro. Yung A, normally open, buhay. Sa B, patay siya. Ngayon, babaguhin natin yung function niya kasi marami itong mga bro pwedeng gamitin. Pwede natin gamitin quick start sa electric starter, pwede rin kill switch, pwede rin mga bro sa ilaw, kahit sa ilaw. Gusto nyo, dirimot yung ilaw nyo, yung headlight, pwede rin yan mga bro. Pwede natin gamitin to. Kung nakita nyo mga bro, ulitin ko lang. Yung normally open niya, yan. Sa A, buhay. Sa B, patay. So, ayan. So, babaguhin natin yung function niya mga bro. Ang gagawin natin dyan, so, ilolong press lang natin to. Yan, mayroong pindutan yan. Ayan, kulay puti na yan. So, ilong press natin hanggang mag-blink yung ilaw niya. Oops. Yan, nag-blink na mga bro kung nakita nyo. So, pindutin natin ng isa pa. Yan. Tapos, pindutin natin yung A. Kung alin ang gustong gamitin natin yung function, pindutin natin yung A. So, yan, okay na yan. So, tingnan nyo mga bro kung ano ang magbago dyan. So, try ulit natin. So, pindutin natin yung B. So, yan mga bro, kung nakita nyo, namamatay siya. So, ginajag lang niya. Ibig sabihin, hindi siya nag-totally open. Hindi siya nag-totally close yung circuit niya. Kasi kanina, pag pindutin natin yung A, so, ano siya? Umi-steady yung ilaw niya. Kung ganito mga bro, ayan. So, parang ginajag lang yan. Yung B, walang function yung B. Yung A, mayroon. Parang ginajag mo lang siya. Dito mga bro, kung gusto nyo gamitin yung quick start sa electric starter, dapat ganito yung setting nyo. Kasi hindi naman pwede sa electric starter, tuloy-tuloy yung supply, masisira yung inyong starter, ikot siya ng ikot. So, ito ang kailangan nyo mga bro. Kung gusto nyo naman ilipat sa B, kung gusto nyo ilipat sa B, ayun nyo sa A, same process, pindutin nyo yung long press ito, kulay puti na ito, pindutin natin, hanggang sa mag-blink mga bro, tayo natin, yan, nag-blink na siya, no? Pag nag-blink, pindutin ulit natin ng isa, yan, sabay sa B tayo. Pindutin natin yung B. Yan, umilaw na siya. So, try ulit natin. So, kita nyo mga bro, wala. Yung A, wala ng function. Ayan. Pero yung B, so nagkaroon siya ng function. Bali, nalipat lang. So, ganoon lang mga bro. Kung gusto nyo ng quick start sa electric starter, ganito ang gamitin nyo. Or sa automatic compartment, pwede nyo rin gamitin to. Kasi hindi pwede doon sa mga yon na tuloy-tuloy yung supply. Kailangan jag-jag lang yung supply kagaya nito. Pak-pak, patay. Pak-pak, oh, buhay. So, kung gusto nyo ibalik sa dating function niya, pindutin natin ng dalawang beses. Huwag steady mga bro, dalawang beses. Dalawang beses. Yan. Pagkapindut ng dalawang beses, iilaw yung indicator, pindutin natin yung A. Yan. So, okay na yan. Balik sa normal yan. So, wala, diba? Pindutin natin yung A. Yan. Totally shutdown yan. Kung gusto nyo gamitin sa kill switch. Yan. So, ayan mga bro. Bumalik na siya sa dati. Kanina iba din mga bro. Yung A. Yan. Patay. Gusto nyo patayin sa A na rin. Pwede rin sa A. Nabago na yung setting niya. Yan. Sa B, jag-jag lang. Pak-pak. So, ganun lang mga bro. Ganun lang ang function ng switch na ito. So, abangan nyo na lang kung paano natin igakabit ito sa... marami nagre-request nito sa Kawasaki kaso isa lang yung in-order ko. Ayan. Tapos dito natin ikakabit yan kasi in-order ko talaga to para dito sa DL150 mga bro. So dyan natin i-install yan. So abangan nyo na lang kung paano natin ikakabit mga bro.